Alam niyo ba kung ano ito, mga ka-antre? Ito ang tinatawag na fiber mat. Ayan, nilalagay sa tambutso pang patono. Pag pinakalkal niyo yung mga tambutso ng motor niyo, ito yun, fiber mat. Okay, so actually, di ba bawal na ngayon ang mga maiingay na tambutso? Pero mayroon pa rin talaga tayong mga kababayan na medyo may katigasan ng ulo at pinapakalkal pa rin talaga ang kanilang mga tambutso. So, ito yun. May nabibili nito, halimbawa, from the supplier is Perolio. Ano yun? Parang 75 meters yata. 90 meters. Yan, nakalimutan ko na. Nakadalawang rolyo na kami nito eh. Tapos ito na lang sa second rolyo. Kasi mas makamura ka at mas malaki kasi ang tatamaan mo kapag perolyo kaysa yung nakakating-kating na. And then, kinakakat-kat namin siya ng parang 1 square meter. Tapos yun na. Depende na sa retail kung magkano yung siya nire-retail. Ito yung nilalagay, di ba? Pag nagpapakalkal o sinasabi nagpaparipak ng tambutso, ito yung nilalagay. Yan. So, sabi ng ano, nagaripak din kasi dito sa amin. Para mas maganda yung tunog, dapat mga dalawang ganito. Ilang kilo ba ito, ha? Kalahati or 1/4? So, dapat nasa dalawang ganyan para mas maganda. Pero kung nagtitipid, okay na rin naman sa isa sa ganyan. Pero hindi kasing ganda ng tunog ng dalawa ang gagamitin mong fiber mat compared doon sa isa lang. Sobrang kati nito. Yan yung mga ganyan niya. Yan, ang kati. Pag naano dito sa mga braso o sa liig, sobrang kati niya talaga. Pag nadikit sa liig, sa part ng balat na may pawis-pawis, sobrang kati niya. Yan. So, ayun, magpaparipak ng tambutso, tapos pag may checkpoint, syempre tatakbo, di ba? Magpapahabol, ayun na. So, sa mga ayaw ng magpahabol o ayaw masita dahil sa maingay na tambutso, bawal kasi maingay na tambutso eh, kahit dito sa amin, pero may mga nagpapaingay pa rin talaga ng tambutso. Yung walang kayang pampachicken pipe, ayan, ripak na lang ng fiber mat na lang, diskarte nila. Pangpatono daw ng tambutso, ng tunog ng kanilang mga tambutso.